ika-20 ng Mayo, Miyerkules sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, pero hindi niyo masasakyan ngayon. Ngunit pagdating niya, ang Espiritu ng Katotohanan, ihatid niya kayo sa buong katotohanan. Hindi siya mangungusap mula sa ganang sarili, kundi ang naririnig niya, ang ipangungusap niya, at ang mga bagay na darating ang ibabalita niya sa inyo. Mula sa akin siya tatanggap ng magbabalita sa inyo, at sa gayon niya ako luluwalhatiin. Akin ang tanang sa Ama, dahil dito, kaya ako sinabing mula sa akin siya tatanggap at magbabalita sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ngunit pagdating niya, ang Espiritu ng Katotohanan, ihatid niya kayo sa buong katotohanan. Tinanggap natin ang Espiritu Santo sa sakramento ng binyag, nananatili tayo sa kanyang presensya at ang pangunahing kapangyarihan niya sa buhay natin ay gabayan tayo sa katotohanan. Si Jesus ang katotohanan, kaya't inaakay tayo tuwinan ng Espiritu Santo patungo kay Jesus. Ito ang habili ni Jesus sa kanyang mga apostol bago niya ialay ang sarili sa kalbaryo. Mawawala man siya sa ating paningin, ipadadala naman ni Jesus ang Espiritu Santo. Maalala natin ang katotohanan ng itinuro ni Jesus sa mga apostol nung siya'y kasakasama pa nila sa daigdig. Tayo naman ngayon ay makatatanggap ng paggabay ng Espiritu at siya ang magpapaalala sa atin tungkol sa lahat ng ginawa at sinabi ni Jesus. Hindi mag-iimbento ng mga bagong bagay ang Espiritu, bagkus sasariwain at pagyayamanin niya ang lahat ng itinuro ni Jesus. Tutulungan tayo ng Espiritu Santo na tumanggap sa katotohanang hatid ni Jesus. Gagabayan din niya tayo para patuloy nating maibahagi sa ating kapwa ang magandang balitang hatid ni Jesus para sa sanlibutan. Bibigyan niya tayo ng bagong paraan para maipahayag ang mabuting balita sa mundong humaharap sa mga bagong hamon at pagsubok sa buhay. Pagsasagawa. Mag-isip ng makabagong paraan kung paano maisasalaysay ang buhay ni Jesus sa mga kabataan.